Hello everyone! Kung bago pa lang kayo sa aking channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Dries TV Update, panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan. Sa update natin ito, kamusta po ang inyong araw ng Linggo? So, namasyal ba ang lahat? So, isashare ko lang sa inyo itong inilabas na write-ups ng Lionheart TV na merong headline na Itbulaga sustained lead against its showtime. Ayon dito, the longest running non-time show Itbulaga continues to affirm its supremacy in ratings, maintaining a significant lead over its rival, its showtime. According to the latest ratings report from the Nielsen Nutam People Survey, Itbulaga upheld its dominance against its kapamilya counterpart, its showtime. On Monday, March 11, Itbulaga secured a 4.0% ratings, securing the 40th spot in the overall ratings chart. Meanwhile, its showtime trailed closely behind at number 15 with a 3.5% ratings, marking a 0.5% difference. So, mataas po talaga ang Itbulaga, no? Talagang walang makakatalo dito. Pero, posible na tumaas ang ratings ng its showtime pag ito ay napapunta po sa GMA Network. Kasi malawak yung signal or yung sakop na station ng main channel or yung GMA Network. Ayon pa dito, the following day, Tuesday, March 12, the Tito Weekend Joey led program maintain its lead with a 3.9% ratings, surpassing its showtime once again, which garnered a 3.5% ratings. Lamang na naman, no, ang Itbulaga laban sa its showtime. Midweek on Wednesday, March 13, Itbulaga continue its reign with a 4.1% ratings while its showtime experience a slight increase to 3.6%. Thursday, March 14, witness Itbulaga maintaining its lead with another 4.1% ratings, outpacing its showtime by 0.6%, which managed 3.5%. So, pansin ninyo, hindi po sinama ng Lionheart yung noontime show ng GMA Network, yung movie hits. No, talagang ang nandito lang ay yung It Showtime at yung Itbulaga. Wait, parang andito ata. Sabi dito, however, GMA Network new noontime offering lunchtime movie hits featuring the Vice Ganda film Girl Boy Bakla Tomboy stole the spotlight that day, securing 4.5% ratings. This marked a 0.4% lead over Itbulaga and 1% lead over It Showtime. So sinama pala nila yung lunchtime movie hits ng Itbulaga na kung sana hindi naman natin may tuturing na ito ay isang noontime show kasi ito po ay mga movie, no? Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa inilabas ng isang kapamilya page. So meron po palang nangyayari na malawakang pangboboykot or hinihikayat na iboykot ang isang napakalaking brand dito po sa ating bansa na kung saan ang mga endorser ay, di ba, endorser din po dito si Paulo Ballesteros, the Barkads Paulo Ballesteros, si Vice Ganda, and ngayon si Marian Rivera na and the Ding Dong Dantes. So pinaboboykot po pala ngayon ang McDonald's. So bakit? Narito po ang post ng isang kapamilya page. Tila maraming empleyado ng McDonald's ang malalagay sa alanganin dahil sa pagiging ignorante daw ng ilang kabataang aktivista sa social media matapos manawagan ng mga ito na iboykot ang lahat ng McDonald's branches sa Pilipinas dahil sa Israel-Palestinian conflict. So yun pala ang dahilan. Nagkakaroon ng gulo between Israelita at Palestinian conflict. Nagsimula ang panawagan na boycott noong October 2023 matapos mamigay daw ng libo-libong pre-meals ng McDonald's Israel sa Israel Defense Forces personnel dahil dito ay inakala ng mga ignoranteng kabataang aktivista daw na nakasuporta ang buong McDonald's sa Israel dahilan upang madamay sa boycott ang mga pro-Palestine na McDo franchises. Ang mga kamping na sina Marian Rivera, Ding Dong Dantes at Vice Ganda ang kasalukuyang main endorser ng McDonald's Philippines. Karamihan sa mga ignoranteng kabataan daw na aktivistang nais i-boycott ang buong McDonald's ay ang mga kakamping din na malaki daw ang galit sa mga, ano to, di ko mabasa,
umanong DDS at Bongbong Marcos supporters. Samantalang naging viral naman ang paliwanag ng isang netizen kung bakit hindi dapat pakinggan ang publiko ang panawagang boycott ng mga ignoranteng kabataang aktivista. Narito ang kanyang paliwanag. Sabi dito, "Is it really necessary to boycott the whole of McDonald's Corporation and its franchises around the globe? Ano ba daw ang McDonald's Corporation?" So ayan, basically ang McDonald's Corporation daw ay isang corporation that is publicly traded, meaning it's owned by various shareholders. Yes, the largest shareholders include institutional investors like the Vanguard Group Inc., SSGA Funds Management Inc., and BlackRock Fund Advisor. And syempre itong si Dabarcad Souls, main Mendoza natin, ilang McDonald's po ang franchise nan? Nasa 8 or 7 ata, no? Ang pagmamayari niya na McDonald's dyan po sa Bulacan. So kung maboboykot po ang McDonald's, malawak ang pamuboykot sa buong bansa, sa buong mundo, paano na po yung mga franchise ng isang main Mendoza na 8? Hindi lang po si Main Mendoza ang merong franchise dito sa Pilipinas, ha. Marami pong artista, marami pong mayayaman ang nagpa-franchise ng McDonald's. So kung iboboykot po yun, paano na po yung kanilang pinagkakakitaan, yung kanilang investment, yung kanilang business, 'di ba? So malaking epekto po nito. Kaya naman huwag na sanang iboykot, 'di ba? So ayun pa dito, anong kinalaman ng McDonald's sa Israel-Hamas war? Wala. McDonald's Corporation has stated that it does not support any governments involved in the Israel-Hamas conflict and that it is not funding or supporting either side. Makikitang neutral ang company at mas nagpo-focus sila sa kanilang business operations at sa kanilang humanitarian and community support rather than political issues. Pero they give a degree of autonomy sa kanilang mga franchises to make their own decisions. But the individual decision of each of their franchises do not reflect the corporation views. Bakit ba may mga taong gustong i-boycott ang McDonald's? Dahil ito sa balitang nag-donate daw ang McDonald's Israel sa mga sundalo ng hospital ng Israel na kalaban ngayon ng Palestine. Marami sa atin ngayon ang lumalaban para sa mga Palestinians and madaling magalit sa mga tao. Establishment company or nation na pumapabor sa Israel due to their war crimes against Palestine. Dahil sa ginawang ito ng McDonald's Israel, marami po ang gustong i-boycott ang franchise na ito. Naging malaking issue ito para sa McDonald's Corporation dahil nakatanggap sila ng backlash mula sa Israel-sided backlash mula sa misinformation na kumakalat na dahil McDonald's Israel-sided with Israel, the whole McDonald's Corporation itself also support Israel. Uulitin natin, bawat franchises ay may kanya-kanyang autonomy na gumawa ng mga desisyon and those decisions do not reflect the McDonald's Corporation views. So grabe no, may pamboboykot pala na nangyayari ngayon. So sana naman lawakan po natin yung ating pangunawa, no? Dahil every McDonald's iba-iba yung may-ari po niyan. Okay? Kaya ngayon, damay po pati si Vice Ganda, itong si Marian Rivera, si Dingdong Dantes, 'di ba? Kasi sila po yung mga endorser nito ngayon.